no? Ako yung dapat paniwalaan, bro, sapagkat binasa ko ito dito sa author ninyo, na sang-ayon sa akin, na wina-worship nyo talagang image dito, oh, is the worship of saints confined to their persons? No, hindi lang. It extends also for their relics and images. Page 87, nakikita mo? Images ang sinasamba dito, eh, relics, mga bagay na natira sa mga banal. Okay, tamo? Next question. Narinig po natin, mga kapatid, no? Sabi ni Dino Diaz, siya daw yung dapat paniwalaan, siya daw yung dapat pakinggan. Ito po, mga kapatid, isang debating naganap between Dino Diaz at saka si Brother Roy Van, at tinanong si Brother Roy Van kung sino bang dapat paniwalaan, siya ba o ang author ng kanyang binuhang reference. Ngayon, sabi niya siya daw ang dapat paniwalaan. Tama ba yun, mga kapatid? Naka, nananaginip yata ng gising si Brother Dino Diaz. Sabi kanina na dapat sa'yo ako maniniwala, eh, Baptist ka naman pala at hindi ka naman Katoliko. Eh, yung nagsabi, naklaro na Katoliko yun. So, bakit ako maniniwala sa'yo? Ito, unang-una, ako ang paniwalaan mo, bro. Pugi ako. Ikalawa, nagsasabi ako ng totoo sapagkat binasa ko po ito sa Catechism of Christian Doctrine number 3. Siya daw ang dapat ating paniwalaan, si Dino Diaz daw, dahil alam niya, yung reference na yun ay tumutukoy o tugma daw sa kanya. Yung reference na yun, mga kapatid, ay sabi niya, kinuha niya daw sa Catechism of the Christian Doctrine. At yun daw ay, it refers daw yun sa, ang Katoliko daw ay sumasamba or worship sa mga saints at sa mga images. Naku, mga kapatid, tingnan natin mabuti. Meron po tayo ditong Catechism of the Christian Doctrine. At ipapakita po natin, isisiwalat po natin, babasahin po natin ang buo, ha? Hindi katulad niya, he is quoting without knowing at he is quoting without presenting. Yun po yung kaniyang argumento. Argumentong laway lamang at wala namang ebidensya. Pero ito, mga kapatid, ipapakita natin ngayon ang magandang ebidensya. Basahin natin yung sinasabi niyang Catechism of Christian Doctrine prepared and enjoyed, no, by order of the Third Plenary Council of Baltimore. Yan. So ito po, mga kapatid, ha, titingnan natin yung laman nito. Ito ay imprimatur by John Cardinal McCloskey, Archbishop of New York. Yan. At ito yung content niya, mga kapatid. As you can see there, content niya, pinakauna sa Catechism of Christian Doctrine number 3, Lord's Prayer. At ito yung pinaka-point niya na sinasamba na natin yung mga images, yung saints. Ito, nasa page 257, ang title po niyan, 31st, yan. The first commandment on the honor and invocation of the saints. Ito, title pa lang, honor and invocation. Walang title yan, in the worship of the saints. Yan. Ito, mga kapatid, basahin natin, iisa-isahin natin, kasi ito ay question and answer ang laman nito. Tanong, sagot sa mga turo at aral ng simbahan. Ito, mga kapatid. Unang-una, in a question number 1189 dito sa On the Honor and Invocation of the Saints. Ito po, mga kapatid. Does the first commandment forbid the honor of the saints? Unang-una yan. Eh, tayo ba ay naglumalabag sa unang kautusan dahil tayo ay nag-o-honor o gumagalang sa mga santo? Sagot, the first commandment does not forbid the honoring of the saints. Hindi pala. Hindi pala tayo lumalabag or against sa first commandment kapag tayo pala ay gumagalang sa mga santo, but rather approves of it because by honoring the saints who are the chosen friends of God. So, mas maganda talaga na i-honor natin, i-recognize natin, galangin natin yung chosen friends of God because they are the saints, no? We honor God himself. Dahil sa paggalang natin sa mga santo, sa mga banal, ibig sabihin, mas pinapakita pa natin yung panggalang natin sa Diyos. Katulad naman kay Moses, di ba? He is chosen by God. Dahil ginalang siya ni Aaron, ibig sabihin, ginalang din ni Aaron yung Diyos. No? Dahil, mga kapatid, ginalang natin ang chosen of God. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo, kung tinatanggap niya ng kayo ng mga tao, ibig sabihin, tinatanggap nila ako at tinatanggap din nila ang nagpadala sa akin. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi masama ang honoring. Ang honoring, ha? Honoring, paggagalang sa mga santo. Second question, what does invocation means? Okay, invocation means calling upon another for help or protection, particularly when we are in need or danger. Yan. It is used especially with regard to calling upon God
or the saints, and hence it means prayer. Yan. Wala pong masama kapag tayo po ay nag-i-invocate sa mga santo, humihingi ng panalangin sa kanila. It doesn't contradict to the Bible according sa claim lamang without presenting their evidences. Yan mga kapatid. How do we show that we, by honoring the saints, we honor God himself? Ito naman yung tanong. Eh, paano naman natin yung ipapakita o masasabi na kapag ino-honor natin yung mga saints, ino-honor natin yung Diyos? Ang sagot, we honor the saints because they honor God. So, ipapakita natin na tayo ay honoring talaga sa Diyos dahil ang mga santong ito ay nag-o-honor talaga sa Diyos. Yan. Therefore, it is for His sake that we honor them, and hence, by honoring them, we honor Him. Another question. Give another reason why we honor by honoring the saints. Yan. Sagot. Another reason why we honor God by honoring the saints. Ito pa. As we honor our country by honoring its heroes. Ito yung ginawang analogy kung paano natin pinaparangalan ang ating bansa sa pamamagitan din ng kanyang mga bayani. We honor God also dahil ino-honor natin yung mga bayani niya, yung mga friends niya. Yun po yung totoo. Yun po yung tama na dapat natin gawin, mga kapatid. By honoring our religion, we honor God. Ibig sabihin, huwag mong ikahiyan. Ikaw Katoliko, huwag mong ikahiyan. Kung may imahin ka ng santo sa inyong bahay, kung nagsasign of the cross ka, huwag mong ikakahiya yan. Dahil napakita lang nito na pinagmamalaki natin ang ating Diyos. Yan. Who taught it? Na nagturo sa atin. O yan. Therefore, by honoring the saints, we honor God for love of whom they became religious heroes in their faith. So, naging religious hero itong mga saints natin. Like, Saint Stephen. So, San Esteban na pinatay sa pamagitan ng pagbato sa kanya. No? Hanggang siya ay namatay. At isa pa nga doon sa naghawak ng mga damit ng mga pumatay kay San Esteban or Saint Stephen ay si Saint Paul na tinatawag noong Saulo or Saul. Yan. Yan ang dapat nating tandaan, mga kapatid. Does the first commandment forbid us to pray the saints? Ito naman, kapag tayo ba ay humihingi ng panalangin sa mga santo, ay nilalabag ba natin yung unang kautusan ng ating Panginoon? Now, the answer is the first commandment does not forbid us to pray to the saints. Yan. Next, why does the first commandment not forbid us to pray the saints? Ito naman yung follow-up questions yan. Bakit naman masasabi natin na hindi tayo lumalabag sa first commandment kapag tayo ay humihingi ng panalangin sa mga santo? This is the answer. The first commandment does not forbid us to pray to the saints because we are allowed to ask the prayers of our fellow creators upon earth, we should be allowed also to ask prayers of our fellow creators in heaven. Kung tayo nga ay pinapayagan na humingi ng panalangin dito sa lupa, ano pa kaya yung mga nasa langit? No? Kaya nga, wag mong ikahiya to say, Mama Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. All the holy angels and saints, pray for us. Wag mong ikakahiya yan. Dahil hindi naman pala masama. Okay? Moreover, the saints must have an interest in our welfare. Yan. Because whatever tends to make us good, tends us also to glory of God. Next question. What we mean by praying to the saints? Ano man yung ibig sabihin natin yung kapag tayo ay nananalangin sa mga santo? Answer, by praying to the saints, we mean the asking of their help in prayers. Yes, of course, humihingi tayo ng kanilang panalangin dahil alam natin na masasagot ito. Like what happened in the first miracle in the wedding in Cana, di ba? Ano yung nangyari doon? Sabi ng ating inang Birhen Maria, wala na silang alak. Sabi ng ating Panginoon, hindi ko pa nga oras eh. But because his mother, no, talked to Jesus Christ, nangyari yung himala. Pumagitna yung ating inang Birhen Maria that the first miracle happened. Okay? Nag-intercede. Kaya nga walang problema, walang masama sa intercession of the saints. Yan, sa pagpapanalangin natin. Next, do we not slight God Himself by addressing our prayers to saints? Sagot, we do not slight God Himself by addressing our prayers to saints. Okay? But on the contrary, show a greater respect. So, hindi pala natin nilalapastangana, no? Ang ating Diyos. No? Kapag tayo nananalangin, address to the saints. Bagkos, nagpapakita pa ito ng malaking paggalang sa ating Diyos for His Majesty and sanctify, acknowledging by our prayers to the saints that we are unworthy to address Him for ourselves. Na ito'y nagpapakita lamang that we are unworthy. Na kaya nga nang humihingi tayo ng panalangin sa ating mga santo because they are worthy. They are living in heaven. How do we know that the saints hear us? Paano naman natin malalaman na ang mga santo ay nakikinig sa atin o napapakinggan po tayo sa ating mga hiling, sa ating pong mga
intercession, intercede sa kanila na magpagitna sila sa ating mga prayer. Ito yung sagot. We know that the saints hear us because they are with God who makes our prayers known to Him. Klaro yan. Next, why do we believe that the saints will help us? Okay. Why? Bakit nga ba naniniwala tayo? Ito yung sagot. We believe that the saints will help us because both they and we are members of the same church. Yan, klaro pala yon. And they love us as their brethren, no? Yan yung sagot sa tanong na bakit? Why do we believe that the saints will help us? Bakit tayo naniniwala na ang mga santo ay tutulong sa atin dahil naman talaga mga kapatid natin sila sa pananampalataya. Next question. How are the saints and we members of the same church? Okay, paano ba tayo naging isang membro ng isang simbahan? The saints and we are members of the same church because the church in heaven and the church in earth are one in the same church. And all its members are in communion with one another. Kaya nga tatlo eh. Meron tayong kinikilala na. First is the triumphant church which is in heaven. The second is the militant church, tayong dito nasa lupa. And the third one is the suffering church, yung mga nasa purgatorio. Why does the communion of saints, what does the communion of saints mean? Ano naman yung ibig sabihin ng communion of saints? Ibig sabihin nito, the union which exists between the members of church in on earth with another, with one another, and with blessed in heaven. Yan, yung sinasabi ko, no? And also the suffering souls in purgatory. So naging tayo ay naging communion of saints dahil what does the communion saint mean? Dahil tayo ay nakikipag-communicate to each other from here to earth up to the heaven, no? Humihingi tayo ng panalangin sa kanila. What the benefits are derived from the communion of saints? Ito naman, the following benefits are driven from the communion of saints and faith. The faithful on the earth assist one another by their prayers and good works, and they are aided by intercession of the saints in heaven, while both the saints in heaven and the faith full on earth help the souls in purgatory. Okay, wala talaga tayong makikita dito na sinasabi o binabanggit na inaamin dito mismo, no, sa Catechism of Christian Doctrine number 3 na sinasamba yung mga santo at mga larawan. To, sunod na katanungan, hanggang sa matapos natin to, tingnan natin, ha. How can we best honor the saints? Ito naman, best honor the saints. We can best honor the saints by imitating their virtues. Yung tinutunaran natin yung kanilang kabanalan. Example, si Saint Paul, isa sang convert, no? Convert into Christianity. So, ginagaya natin yung kanyang pamumuhay. We are imitating. Kumbaga, tinutularan natin. Doon tayo sa punto na kung ano yung ginagawa nila, ginagawa, sinusunod din natin. Kung sinabi ni San Pedro din sa kanyang sulat, do not be wonder, Saint Peter, do not be wonder sa mga nangyayari sa inyo. Yung mga kapigatian, yung mga trials and difficulties, dahil nangyayari din yan sa iba pang mga Kristiyano. How many kinds of classes of relics are there? Okay, so we will skip this kasi hindi naman na-mention dito yung pag-worship sa Diyos. What is there special about relic through the cross? Wala talaga mga kapatid. Kahit ubusin natin to, kakabasa itong Catechism or Christian Doctrine number 3, no? Specifically sa pag honor to the saints, wala tayong makita dito that the saints and the images are being worshipped. Naku. Yan. Huwag kayong mapapaloko mga kapatid, lalo-lalo na diyan sa sinasabi niyang gwapo daw siya dahil siya daw ang dapat pakinggan. Gwapo ka, wala kang mukha, wala kang mukha yung ipapakita. Tapos ano pa? Sabi pa niya, siya daw yung paniniwalaan. Wow, legit ba yan? Hindi ka naman legit na dapat paniniwalaan. Unang-una, hindi ka naman katoliko to interpret the Catholic doctrine, the Catholic books, the Catholic novena, and the Catholic readings. Hindi ka naman katoliko para paniwalaan ka namin na tama yung interpretation mo. Maling-mali ka dyan, kapatid. No? Hindi ka pwedeng maging interpreter or legit interpreter, lalong-lalo na sa Biblia, na hindi naman kayo ang nag-compile. The Catholic Church compiled it. So, hindi ka pwedeng paniwalaan, no? Napakasinungaling mo talaga, no, Dino Diaz ka. And the last, what should we be certain of before using any relic or giving it another? So, walang nababanggit dito na sinasamba. Kahit yung mga relika, has God Himself honored relics? God Himself has frequently honored relics by permitting miracles to be yan. Ito yung tanong, inaalaw ba o pinapayagan ba ng Diyos ang pag-honor sa mga relic? Yes, dahil mismo yung mga relic nito ginagawang daluyan ng himala ng ating Diyos. Paano ko nasabi? Okay, may mga object talaga na ginagamit ng Diyos to heal you, to heal our illnesses, our sicknesses, no? Naalala niyo mga kapatid sa Acts of the Apostles, yung kahit panyo ng ni San Pablo, matouch lang, ay gumagaling yung may sakit. Yan mga kapatid, it is right, show respect, pictures, image of Christ in His saints. Yes, it is right po mga kapatid, dahil hindi naman ito masama, hindi naman ito bawal. Eto, wala talaga mga kapatid, kahit saan natin basahin dito,
At tapos na yung pagbabasa natin dito, wala pa rin sinasabi o binabanggit dito sa Catechism of Christian Doctrine number 3 na sinasamba ang mga santo at mga larawan, mga imahe sa simbahan. Yan po mga kapatid. Huwag po kayong papauto dyan kay Dino Diaz na nagsasabi na mali daw ang pagkakaroon ng mga imahin, larawan, at dahil ito'y sinasamba. Yun pala ang totoo mga kapatid, sa isip lang pala niya, hindi pala yung turo ng ating simbahan o ng ating iglesia.